Magandang gabi po. Sumalang na sa ikatatlo at huling pagbasa sa Kamara ang controversial reproductive health o RH bill. Sa Senado naman, aprobado na sa ikalawang pagbasa ang panukala at agad isinalang sa third reading. At alamin po muna natin ang latest sa Kamara, nakatutok live mula sa batas ng pambansa. Si Tia Arcangel. Tia! Vicky at Mike, at ito nga mag-aalas 6 ng gabi nag-umpisa no, yung botohan sa ikatlo at pinal na pagbasa para sa kontrobersyal na RH bill. At as of 6:28 p.m. natapos ng unang round ng botohan at ang resulta 104, 58 at 5 ang abstain, 104 at ito yung pabor no, dun sa kontrobersyal na RH bill. At ito sinumulan muli sa letter A ang pagboto. Ito ay para sa mga hindi nakahabol no, dun sa unang round ng roll call. 199 ang bilang ng mga kongresista na present dito ngayon sa Kamara para sa botohan. At kabilang na rito no, si Congressman Miro Kimbo. At kanina nga nakita natin siya no, na nagpapahinga dito sa clinic ng plenary hall dahil meron siyang sakit na dengue. Katunayan naka-confine siya kanina sa ospital pero pilit pa rin siyang dumalo dito sa sesyon. At eto nakita natin na nakaswero siya at gusto niyang maghain ng kanyang boto dahil naniniwala nga siya na mahalaga ang bawat boto sa isyong ito. Kaya kahit galing siya sa ospital, dumiretso siya dito. Sinubukan natin siya makapanayam kanina, pero tumagi muna siya magbigay ng pahayag dahil nanghihina at gusto niyang i-focus no, ang lahat ng kanyang energy dito sa botohan. At kung mapapansin ninyo, no, Vicky at Mike, kung noong Miyerkules, doon sa second reading, tinagal, o nagtagal no, ng 6 na oras ang botohan. Ito ay mas mabilis. No? Wala pang isang oras at meron na tayong isang or initial results. Ito ay dahil sa third and final reading, no, base sa rules, uunahin nila ang actual votes ng bawat mambabatas at pagkatapos ng botohan, saka na lamang magbibigay ng paliwanag ang bawat mambabatas kung nais pa nilang magbigay ng pahayag. Kaya naman ito at wala pang isang oras ay natapos na rin ang first round ng roll call at sa kasalukuyang isinasagawa ang second round of roll call. At isa nga sa mga bumoto kanina, no, mismong si Speaker Sonny Belmonte at pag-akyat niya sa podium, sabi niya isang resounding yes ang kanyang boto pabor sa RH bill. At matatandaan natin na ilang linggo lang ang nakalilipas nang i-certify as urgent ni Pangulong Noynoy Aquino ang naturang bill. At kapansin-pansin rin, no, Vicky at Mike, na kung ikukumpara doon sa naunang botohan sa second and final reading kung saan 104 no ang bumoto kontra sa RH bill, bumaba ang bilang na ito sa 58 doon sa ating initial roll call. At makikita rin natin no, na ang bawat kongresista ay suot no, yung kulay ng kanilang paninindigan. Makikita natin yung mga nakakulay pula, yan po yung mga anti-RH, at yung mga nakakulay violet o kulay ube, yan ang mga pro-RH. At sa mga sandaling ito ay tahimik no, ang mga nasa gallery habang hinihintay ang magiging penal na resulta, kabilang na sa mga nag-aabang ang mga opisyal ng simbahan. Vicky, Mike? Pia, sa mga sandaling ito, habang nag-uusap tayo, ano na ang bilang ng boto nung mga pro, yung mga kampi, yung mga payag sa RH bill at sa mga contra dyan sa mga kongresista? Pia? Doon sa unang round, Mike, nasa 104 yung mga pro, 58 yung anti, at nasa 5 yung nag-abstain. Ito, hihintayin natin no, yung second roll call dahil nga minsan merong hindi umabot doon sa unang botohan at ito, ngayon pa lang magbibigay ng kanilang boto, Mike. Mga anong hanggang oras inasaan tatagal yung proseso na yan dyan sa Kamara? Ngayong gabi ito, Pia? Mike, yung botohan no, patapos na, pero yung mismong pagbibigay na pahayag, hindi natin matansya, pero siguro mahaba na yung tatlong oras base na rin sa pahayag ni Congressman Neptali Gonzalez dahil mas kakaunti na lamang ang traditionally no, nagbibigay na pahayag sa kanilang third and final reading kumpara sa second reading. At huling tanong na lang para sa gabing ito, Pia, o kaya sa pag-uulat mo, meron ding bang mga miyembro ng gabinete na nandyan ngayon sa Kamara tulad nung unang pagbasa noong nakaraang linggo, Pia? Madrona. So far, Mike, wala pa tayong nakikita, no? Ang nakikita natin ay mga opisyal ng simbahan. Masasabi rin kasi, Mike, no, na medyo hati ngayon yung mga pro at anti dahil nga sa isinasagawa rin second reading sa Senado. So ang nakita lang natin kanina mula sa simbahan naman ay si Antipolo Bishop Gabriel Reyes, Mike. Maraming salamat, Pia Arcangel.